Sino ba naman sa atin ang gustong makulong sa bilibid, ha, sa likod ng rehas? Ang mabulok sa likod ng mga rehas na yan na bakal, ibang klaseng karanasan. Pero ibahin ninyo ang isang lalaki na nakilala namin, si Arturo alias Junior. Sa maniwala kayo o hindi, mas feel niya na mapiit sa loob ng kulungan kaysa makalaya sa labas. Bakit nga ba niya piniling mamuhay sa Rehas is My House? Labas-pasok sa kulungan. Nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nakalaya. Pero muling lumabag sa batas at hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Ganyan ang pagsasadya at ganyan katingik si Arturo Anyas Jr. Hinusgahan ng iba bilang patapon ang buhay dahil sa patong-patong na krimen na ginagawa niya. Kaya ang rehas, nagsilbing bakod ng kanyang bahay na siyang naging tahanan sa loob ng 26 na taon. Paano naman nangyari at bakit niya ito ginagawa? 6 na taong gulang pa lang si Arturo, o mas kilala noon sa tawag na June, nang nagsimulang magtanim ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Dahil nalaman niyang ipinamigay siya sa kanyang tiyahin na walang anak. Umiyak nga po ako nung bata ako dahil ayoko po sumama sa kanila. Bata pa lang ako, rebelde na po ako. Dahil sa pagkakabigay po sa akin, parang hindi ko matanggap na may mga magulang ako, pagbibigay pa po. Marangyaman ang kanyang naging buhay sa prominenteng mag-asawa na umampon sa kanya. Hindi ito naging dahilan para hindi siya maging pasaway at magrebelde. Yung tita ko po ay doktora sa ospital ng Maynila. Tapos yung daddy ko po ay pulis po. Opo, yung umampon po sa akin. Bali, hindi nga po ako nag-aral kasi ano po eh, talagang iba na po yung takbo ng isip ko eh. Parang inahatid na ako sa school, tapos maalis din po ako sa school. Mga barkada na po ako, maliit pa lang po ako noon. Grade 6 lang po ang inabot ko. Hanggang sa siya'y magbinata, mas lalo siyang lumala. Sa barkada, tapos eh, yung mga kasama ko nagmamariwana, umiinom ng alak, ninigarilyo. Ngayon po, napasama po ako doon. 1989 po ako nagsyabot. Basta na lang ipinamigay ako na parang aso lang. Yun po yung parang tumanim sa akin yung isip. Yung umampon sa akin, pulis, talagang galit na galit po. Talagang ipakukulong daw po ako. Hindi naman ako natatakot kahit na anong laban ibigay nila sa akin, talagang iba po yung takbo ng isip ko. Parang rebelde po talaga. Hanggang isang pangyayari ang hindi niya akalaing sisira ng kanyang kapalaran. Sino ba tamang dyan? Isang gabi, pauwi siya galing sa barkada. Lumabas! Nang masalubong niya ang lasing na security guard na namamaril sa paligid. Dahil muntika na siyang matamaan ng bala, inagaw niya ang baril para ipagtanggol ang sarili. Pero naging madugo ang sumunod na pangyayari. Kaya sa pag-aagawan po namin, pumutok yung baril 3 beses sa mukha niya. 1992, nakasuhan si Arturo Anyas Jr. ng murder. Habang dinidinig ang kanyang kaso, nakulong siya sa Manila City Jail. Napakahirap po ron, nakakatakot yung mga kasama mo ron. Kasi marami yung panahon po nun, kasi meron pa nangyayaring pagkusunada ka ng mayor o nung kung tawagin ni Barako, ay talagang re-ripin ka. Nakikiramdam lang po ako. Hanggang sa may nag-alok sa akin na isang megang, Batang City Jail, nagpatatak po ako ng Batang City Jail para may protection po ako sa sarili ko. Parang natunaw ang rehas na bakal nang lumambot ang puso ni June. Dahil sa mga salita ng Diyos na unang natutunan niya sa loob ng kulungan, dito niya nalaman may bukas pa, may pag-asa pa sa gaya niyang markado na sa lipunan. Nung ako po ay nakulong, nakakilala po ako sa Panginoon. May mga nangangaral po doon at nakikinig po ako lagi. Parang gustong-gusto kong pakinggan yung mga sinasabi ng mga pastor o mga nangangaral. Hanggang sa dumating po yung punto na parang yung puso ko po ay hinipo ng Panginoon. Meron palang Diyos na nagmamahal sa akin. Pero hindi dumating ang pag-asang inaasam. Hinatulan siya ng batas at ibinyahe sa maximum security compound sa Muntinlupa, kung saan nakakulong ang mga bilanggong may pinakamabibigat na kaso. Nung ako po hinahatulan, parang nawala na po ako ng pag-asa. Pero salamat po dahil mayroong Biblia na nagpapalaksa ka ng loob. Dahil sabi nga po ng Zacharias chapter 9 verse 12,
Kayo mga bilanggo na di na wala ng pag-asa ay muling makakalaya. Ilang Pasko at bagong taon, hindi niya naranasan at naramdamang may pamilya. Mas lumala ang kanyang pangungulila nang unti-unting hindi siya dalawin ng kanyang mga mahal sa buhay. Parang tuluyan siyang binura sa kanilang mga alaala. Pero sa gaya niyang hinusgahan na, may karapatan pa bang magtampo o sumama ang loob ng bilanggong si June? Imbis na malunod sa pangungulila, tinuon ni June sa Panginoon ang oras at atensyon. Ang sabi nga kapatid sa kapitulo, habang hindi pa niya nahahanap ang hustisya, ipinagpatuloy ni June ang kanyang buhay sa likod ng rehas. Ang hirap po, kailangan po akong maglaba, maghugas ng plato, mag-igib, at lahat po ng gawain natutupo ako doon. Nakita ko po yung pagka ikaw pala ay dapat na lumaban sa buhay, gagawin mo lahat para makakain. Hanggang sa nabuksan ang kanyang kaso na nakaapila sa korte. Yung umampon po sa akin, hindi naman ako pinabayaan. Kasi nakaapila po kami. Mayroon isa kaming magaling na abogado, si Isidito Mendoza noong panahon ng 90s. Siya po yung abogado ko dahil sa kaibigan po ng tatay ko. Kasi ang tatay ko po noon ay general na. Mula sa murder, naging homicide na lang ito na may pagkakabilanggo ng 12 taon hanggang 20. Sa tagal niya sa loob ng kulungan, binununan niya ang sentensyang homicide na umabot ng 16 taon sa loob ng bilangguan. Malaya ka na. Ako, sir. Malaya ka na, June. Malaya na ako, Kosa. Talaga, sir. 2008, nakuha ni June ang kalayaan. Pero bakit imbis na maging masaya, may halong lungkot na naramdaman? Bakit parang mas gusto pa ni June ang mamuhay sa loob kaysa lumabas at makalaya? Bakit hindi niya maiwan ang mga rehas at piniling makulong na lang? Ang revelasyon at karugtong ng kanyang kakaibang kwento. Panoorin sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Para sa mga taong sentensyado sa pagkakakulong, ang pinakamagandang regalo na pwedeng matanggap ay ang kalayaan. Pero hindi para kay June. Para bang ang pakiramdam ko po, parang ayoko na lumaya. Parang gusto ko dito na lang ako. Parang ganun po yung feeling ko noon. Kasi sa iniisip ko pag sa laya, parang bagong takbo na naman ng buhay ito. Hindi ko alam kung anong papatunguhan kong buhay. Halo pong lungkot at saya. Yung saya, makakalaya. Yung lungkot, parang may iwanan ko po yung mga membro ko. Del pastor na po ako dun. Walang nagawa si June. Kailangan niyang umalis sa kanyang kulungan at muling lumaya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang pamilya. Ang pangarap sana niyang muling mabuo ang kanyang pamilya, nasira agad nang makita niya na si Mrs. ay may iba nang kinakasama. Pero sa kabila ng kanyang galit, mas pinili ni June na pigilan ang sarili. Gusto mo nang pumatay para masakit na naman po loob ko. Para ano. Pero naisip ko po nung bandang huli na hindi na po ako dapat
bumawi pang muli. Ibigay ko na po yung pagustuhan ng aking asawa dati. Pinatawad ko po. Sabi ko, kung talagang maligaya ka dyan at mahal naman kita, bibigay ko yung kalayaan mo. Naging palaboy ulit si June, nakikitira kung saan sa ang bangketa. Sa gaya niyang ex-convict, alam niyang walang tatanggap sa kanya. Walang magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapagbagong buhay. Naisip niya mas mabuti pa na bumalik na lang sa kulungan na naging tahanan na niya sa loob ng maraming taon. Pero muling kumaway ang tukso para siya'y magkasala. Wala na siyang kinakatakutan. Ako nga pala po yung kumuha sa simbahan. Ipinakita pa ni June ang video ng krimeng ginawa. Inamin niya na siya ang lalaki sa CCTV na lumimas ng pera ng simbahan. Magawa lang ang kanyang bisyo sa droga. Nakita ko po yung bayo ko, may hawak na water pipe at saka yung didosing foil. Haba po, tumitira siya. Sabi niya, bayaw, baka gusto mo. Dahil sa bisyo, saka nagkakasino po ako. Susugal yung babae. Paulit-ulit siyang nakulong sa kasong theft. Naging labas-pasok ulit si June sa kulungan. Nakakalaya dahil wala nang nagpupursige na ipagpatuloy pa ang mga kaso. Ang paulit-ulit na pagkakakulong ang hinahanap-hanap pala ni June. Naging security blanket niya ang kulungan. So, eh, siyempre, hindi naman pa pwede magtagal ka palagi sa kulungan kung mga minor na mga sinasabi natin na criminal na mga ganyan, minor theft, or wala namang robbery or kidnapping na involved. So, pasok-labas lang sa kulungan. Pero sa kanya, it becomes something na parang, ay, okay lang ako dito. Kasi safe ako dito eh. Mas okay nga ako dito eh. Kasi ako hindi ako madidisgrasya dahil lahat yung kakos ako. Pero lahat ng bagay may katapusan. Parang himala ng langit daw na isang araw, bigla na lang nagdesisyon si June na talikuran ang kanyang madilim na nakaraan. Nung naranasan ko po yung lahat ng hirap, lahat ng pagtitiis, yung nga po yung sinabi ko, Panginoon, susuko na po ako. Dumating po kasi sa punto na nahihirapan na po ako. Napagod na po ako sa paggawa ng masama. Talagang nahihirapan na rin po yung katawan ko. Sabi ko, sarili ko, magbabago na ako. Ang kanyang pamilya at mga apo ang nagpabago sa kanya. Kinahihiya na ako ng mga anak ko. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang magdala ng matinding kahihiyan pa. Kaya naglubay na siya sa kalokohan at paggawa ng hindi maganda. Sa ngayon, nagtatrabaho si June bilang masahista. Ang buhay ko po ngayon, dahil sa iniwanan ko po yung buhay ng hindi maganda, ako po ay nagmamassage. Nung nasa kulungan pa po ako, talagang doon ko po natutunan yung pagmamassage. Nagbebendusa po ako, nagtatanggal ako ng mga lamig sa katawan. Maganda naman po yung kita. Asa ngayon po, mga 500 lang kasi mahina po ngayon eh. Talagang mahirap din yung buhay ngayon kaya bibihira po yung nagpapamasahe. Ang kanyang hanap buhay, hindi kalakihan ng kinikita. Hindi siya makabayad sa inuupahang kwarto hanggang sa siya'y napalayas na. Pero mabait ang kapalaran sa ngayon kay June dahil may nagbukas na pintuan para sa kanya. Lagi ko lang po siyang tinutulungan. Lagi ko rin siyang pinapangaralan na magbago, na ganun. Ayoko rin kasi ng bad side niya dahil gusto ko siyang maging mabuti rin siyang tao. Ang katotohanan ang magpapalaya. Sa pagbabalik loob ni June sa Diyos, gaya ng nasa likod siya ng mga rehas na bakal noon, ipinagpatuloy niya ngayon ang pagiging pastor sa mga taong nalilihis ng landas gaya niya. Ngayong magpapasko pa naman, ang tanging ipinagdarasal ni June tulad ng ilang paskong nangarap lang siya. Sana'y mapatawad na siya ng kanyang mga mahal sa buhay at matuto ang marami sa kanyang kwentong buhay. Magpapasko na naman, medyo talagang malungkot po talaga. May mga pamilya ako, may mga anak ako, may mga apo ko. Wala naman po akong asawa. Parang napakalungkot din po ng buhay. Talagang nahihirapan na po ako. Pero ang kagandahan lang po, masarap din palang pumarehas sa laban. Kung wala kang tinatapakan tao, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Gaano man kadilim,
ang talambuhay ng isang tao, hindi ito dahilan para tayo ay hindi magbago. Basta't buo ang loob ng taong kumawala mula sa kulungan ng kasalanan. Umasang makakalaya at makakakita ng maliwanag na kinabukasan. Ang may papayo ko lang po sa naranasan ko ay maging masunurin sila sa mga magulang nila kasi hindi po talaga ako sumunod eh. Lahat po tinaliguran ko. Dapat po talaga tumanggap tayo ng kamalian natin at magpakumbaba po tayo. Yun po yung dapat natin gawin na hindi ko po ginawa. At ngayon po, nagkaedad na ako ng 57 na parang sa tingin ko wala ng pag-asa pero meron pa rin po pag-asa. Kasi nakikita ko po yung kailangan pala talaga tayo magsisi at magbagong buhay. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!